Recently, the Department of Agriculture issued Memorandum Order Number 32, Series of 2023, implementing guidelines on the distribution and use of biofertilizers, which aims to improve productivity of farmers in rice production. Magandang hapon, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, May 12. Recently, the Department of Agriculture issued Memorandum Order Number 32, Series of 2023, implementing guidelines on the distribution and use of biofertilizers, which aims to improve productivity of farmers in rice production. Sa pamamagitan ng Memorandum Order na ito, gagabayan ng DA ang kanilang regional offices sa pagpili ng biofertilizers at pamimigay nito sa ating mga magsasaka. And to give us more details, we have here today DA Undersecretary Leocadio Sebastian. Magandang hapon, Yusek Sebastian. Go ahead. Magandang hapon, Daphne. Magandang hapon, Malacanang Press Corps at ating mga tagapakinig. Magandang hapon. Ang rice production natin dito sa Pilipinas ay itong nakita natin itong mga nakaraang taon, nagka-problema tayo sa mataas na presyo ng fertilizer, yung inputs. At nakita namin sa Department of Agriculture, kailangan nating hanapan ng paraan na hindi tayo masyadong umaasa sa imported na inorganic fertilizer. Isa pa, yung kalidad ng ating lupa, nung tinitingnan ko rin, ina-analyze ko yung situation natin dito sa Pilipinas, bagsak na rin ang soil fertility, yung kalusugan ng lupa. Alam ito ng ating mga magsasaka. Kahit na buhos tayo ng buhos ng meron tayong fertilizer subsidy, meron tayong certified seed na pinimigay, nakikita namin na hindi na masyadong umaangat kasi yung kalusugan ng ating lupa ay bagsak na. Kaya isa sa mga nakita namin na solusyon ay yung pagmalawakang pag-promote ng balanced fertilization. Pag sinabi nating balance, gagamit tayo ng organic fertilizer as basal, gagamitan din natin siya ng biofertilizer para maganda ang decomposition ng organic, pagkatapos gaganda rin ang lago ng ating mga seedlings. At ang biofertilizer ay nag-harvest din yung kumukuha ng nitrogen sa hangin o kaya sa lupa at kinoconvert into nitrogen na nakukuha ng halaman. Pagkatapos, meron pa rin additional na urea. So yun ang sinasabi nating balanced fertilization. Balanced fertilization involves use of organic fertilizer, biofertilizer, and inorganic fertilizer. Combination yan. So, yun ang ating programa na gusto natin ipalaganap at para ma-maintain natin ang production natin ng bigas dito sa Pilipinas. Kasi we have to make our rice production more sustainable, not only today but also in the future. And our continued use of inorganic fertilizer is unsustainable. It is making our soil acidic and it is making our production plateauing. Ibig sabihin, hindi masyadong umaangat. The Memorandum Order Number 32, Series of 2023, implementing guidelines on the distribution and use of biofertilizer was issued to guide the DA Regional Office on how to select and distribute these biological fertilizers to increase yield and promote growth in rice production. So yun ang purpose noon. Ang iniiwasan natin sa paggawa ng guide na yun, yung memorandum na yun, ay para maiwasan natin yung kinatatakutan natin na mga fertilizer scam na naman. Kasi iniiwasan natin yung nangyari ng mga nakaraan kasi alam na natin yung leksyon yan.
marami sa amin sa Department of Agriculture and a pervisio, lalo mga regional directors, mga official, dahil nagkakaso-kaso at sila naman ang naipit. Naipit ang kanilang retirement at marami hanggang ngayon may mga kaso pa. So we don't want a repeat of that fertilizer scam. That's why we have developed this guideline so that we can have a fair, transparent, and sure implementation. O kaya yung implementation natin ay maganda para ma-attain natin kung ano man yung magandang outcome ng paggamit ng biofertilizer. With the many options in the market, we assure you that our regional field offices will follow a good guide in order to have a good implementation of our biofertilizer program. Na kasama rin yung iba. Hindi rin niya pinapalitan na tuluyan yung paggamit ng urea or inorganic. Meron pa rin yung kasama pa rin sa ating balanced fertilization. Thank you. Okay. Thank you, Yusek Sebastian. Any questions from the press corps? Alan Francisco, PTV4. Hi, ma'am. Hi, sir. Sir, para sa mga mag-asaka po nating nanonood ngayon, paki-differentiate nga, sir, itong biofertilizer tsaka yung usual lang ginagamit na urea. Yeah. Tatlo yan, Alan. Meron tayong organic, meron tayong inorganic or synthetic fertilizer, at meron tayo itong biofertilizer. Yung organic, yun yung compost. Yung mga chicken manure, mga ganyan. Yun ang organic. Meron din tayo inorganic, ito yung urea, triple 14, yung maraming klase yan na mga usually galing yan sa mga imported yan. Imported ang mga karamihan yan, lalo ng urea, galing sa production ng petroleum. Tapos, meron tayong biofertilizer. Itong inorganic natin, yung urea lalo na yung tinukan natin, ito ay nagbibigay ng nitrogen para sa halaman. Na siya namang kailangan ng halaman para mag-produce ng protein, mga ganyan yung kanyang mga prutas na immediate ang effect kuminsan. Kaya gustong-gusto itong gamitin kasi kaagad-agad nararamdaman mo yung epekto niya sa halaman. Ngayon, ang biofertilizer naman, ito ay mga mikrobyo na galing din sa lupa na in-isolate. Pagkatapos, kinulture siya para pwede siyang ibalik na mas maganda at mabubuhay siya. Ngayon, ang kagandahan ng biofertilizer, ito ay nagkumukuha rin siya ng nitrogen mula sa atmosphere at saka sa lupa na siya rin ibinibigay niya sa halaman. Now, ang kagandahan ng biofertilizer, pagkatagalan, magiging more sustainable, mas maganda ang magiging klase ng lupa natin. May babalik yung kanyang kalusugan. Hindi kagaya ng inorganic, yung quag-urea lang gamit mo, yung nagiging problema natin ngayon, yung nagiging acidic na yung lupa natin, nagiging matigas. Pagkatapos, pagka nagtataas pa ang presyo ng urea sa merkado, sa global market, nahirapan tayo. Kagaya last year, umabot ng 3,000 per 50 kilogram bag. Nahirap ang ating mga magsasaka. Bumagsak ang ating production ng palay last year dahil sa mahal na presyo ng inorganic fertilizer o urea. So, pagtingnan natin, in the long run, if we use biofertilizer, we can make our rice production more sustainable. And at the same time, we are going to a path of environment-friendly solution. Green technology ito. Magiging pagtuloy-tuloy yan, baka tuloy din mabawasan ang ating paggamit ng urea or inorganic fertilizers. Kasi nga, gaganda na ulit yung ating lupa. So, yung kalusugan ng ating lupa. So, maraming advantage yan. Kaya lang, kailangan palawakin natin ang paggamit. Kaya yun ang gusto natin na programa na ilagay sa kasama sa rice program natin. Thank you, sir. Ivan Mayrina, GMA 7. Good afternoon, Yusek.
Separate resolutions have been filed in both houses of Congress to investigate MO32. Apparently, kakabit po ng biofertilizer ay yung history ng fertilizer fund scam. How do you react to this? At anong assurances po may bibigay natin na hindi ito magiging fertilizer scam? Yung kagaya na sinabi ko, Iban, tayo naman ay natuto na sa nakaraan. Yung lessons from the previous fertilizer scam is still very fresh in our mind. So ayaw namin na mangyari ulit yung ganun. Kaya nga itong ginagawa natin, yung guidelines. Kasi pagka walang guidelines, ang nangyayari, nagkakaroon ng tailor fitting sa baba. Lalo kasi ang procurement magagawin sa region. So without a good guideline that is transparent and fair to everybody, pwede mangyari yung scam na yan. Kasi pwede silang madiktahan ng mga suppliers, pwede silang madiktahan ng mga influential people to put a tailor-fitted specification during bidding process, during the procurement process. Kung tignan mo yung ating ginawa na guidelines, very clear. Meron siyang criteria on cost-effectiveness, meron siyang criteria on efficacy and effectiveness of that product in that location. Hindi lang yung nationwide, in that location, in that region. Pagkatapos, meron din siyang requirement na yung biofertilizer na yan must be locally produced. And the last one is, you do not just sell to the government. Hindi lang bibilin ng gobyerno yung produkto na yan. Kailangan, ikaw na kumpanya, meron ka rin kakayahan na tulungan yung mga magsasaka para ituro kung paano ang tamang paggamit ng biofertilizer. Kasi yung nangyayari ko minsan, pagka-scam yan, susupplyan ka lang ng produkto, wala pang quality control, hindi pa registered sa FPA o BAPS ko minsan, tapos nag-disappear na yung supplier. Yung binigay na lang sa gobyerno, yun na lang produkto na hindi mo alam kung lusaw o tama o mali. So, ganun ang iniwasan natin. Sir, follow-up lang dun sa nabanggit yung cost-effectiveness. Magkano ho ang cost ng biofertilizer as against the traditional fertilizers? Binabanggit po si Senator Ontiveros, 4,000 per hectare ang cost ng biofertilizer. Pero ang urea is only 1,100 per bag or 2 bags per hectare, which is roughly half the cost of biofertilizer. Yeah. Siguro galing yan sa... Meron kasi tayo sa memo, meron kasi nakalagay doon na for illustration purposes, as illustrated, sabi niya, na ang kinukot namin doon na presyo ng urea ay 2,000 pesos per bag. Yung presyo na yon na 2,000 pesos per bag, yun ang nakita namin na presyo ng urea noong mga panahon na yon, nung ginagawa yung memorandum circular na yon, base sa FPA, yung kanilang monitoring. Meron kaming kwan dyan, yung FPA, ang prevailing price ng urea at that time is around 2,000. So, ginamit lang namin na example. So, ang assumption doon, kung ang isang sako ng urea ay 2,000 at dalawang sako ang papalitan ng biofertilizer, 4,000 yung presyo ng urea at yung biofertilizer mo, assuming yun lang yun, 2,000 ang presyo niya, meron kang tipid na 2,000. Ngayon, kung yung actual na presyo ng urea ay 1,100, na kagaya ng sinasabi ni Mr. Rosendo So, at na-cite din ni Senator Risa, yung dalawang sako ay 2,200. Ngayon, kung sa bidding ngayon ng biofertilizer, ang lalabas ay ano yung presyo niya? 1,000 ba? 1,500? 2,000? 3,000? So doon mo ngayon titignan kung anong cost-effective. Kung tama ba siya o hindi. Kasi kung nakikita naman natin na yung plus and minus niya eh mas maganda na lang urea na lang ako. Ganun baga, nang makita nila di yun ang hindi nila pipiliin yung biofertilizer na yon. Ang presyo ng biofertilizer sa market ngayon, merong nasa 500, may nasa 1,000, may nasa 1,500. Ganun. Meron ding napakamahal na 3,000 or 5,000. Ngayon, titingnan mo ngayon doon yung iba pang criteria niya. Yung bang biofertilizer na yan na napakamahal o napakamura,
talaga bang gumagana dito sa area natin, sa region na to. Baka naman hindi pa natetest ito. So yun ang magiging disadvantage niya kung mangyari yun. So may yung criteria talaga, very important yun yung guidelines kasi may iwasan nga natin yung mga tailor fitting. Thank you. Go ahead. Can you pass the mic please to Jonel Maribohok, UNTV. Sir, malapit na yung budget season. Iiling po ba kayo sa Congress ng additional budget for this biofertilizer program para magtuloy-tuloy? Yun ang plano ng Department of Agriculture. Para tuloy-tuloy yung ipag-promote natin ng biofertilizer, nag-propose din kami ng budget for 2024. So, yun ang pandon. How much is that, sir? Yung as of na mga 1.9 billion yan. For 2024. Okay, sir. But ang gagawin natin sa 2024, magiging voucher na siya. So, ibig sabihin, yung farmer, hindi na magkakaroon ng bidding. Iba-voucher na siya at pipili na yung magsasaka kung ano yung gusto niya na biofertilizer. Sir, about rice production, may ilang grupo ng mga magsasaka na nagbanta ng rice crisis because of the possible due to El Nino. Ano masasabi niyo, sir? Because of the El Nino. Alam mo, magandang topic yung El Nino na yan. Naghahanda naman kami sa Department of Agriculture. Kaya lang ako, I have experienced several El Nino and I also have found solutions to El Nino. Merong positive at negative na effect ang El Nino. Kaya ang ginagawa namin sa Department of Agriculture ngayon, minamap out namin yung mga areas na maapektuhan negatively and positively. The areas that will be affected negatively, doon na kami naggumagawa ng mga measures to mitigate the effect. But those areas where we'll have positive effect, yung positive effect kasi ng El Nino, ay yung maganda ang solar radiation, yung init ng araw, na nagpapataas ng ani. There are areas in the Philippines where during El Nino, the yield is actually very high. And those are areas where we will also optimize our intervention to increase their production. So hopefully, mababalance out yung negative at saka positive. At kung successful tayo, we may even gain from those areas where we will have positive effect of El Nino. So it means, sir, this year we don't see any rice crisis. Indeed, this year. It should be next year kasi yung El Nino natin, yung effect niya, mag-start lang yan ng November, December, ganun, going to 2024. Yung this year, ang mitigation measures na natin ngayon, dahil in-expect kasi natin ng July, August, maulan. Yun ang preload kasi ng El Nino, maulan ang kanya, yung July, June, July, August niya. Nag-advance tayo ng planting. So in many areas, we have worked with NIA to advance the planting calendar. Okay. Thank you, sir. We have time for one more question. Again, Alan Francisco, PTV4. Sir, ihabol ko lang. You just mentioned earlier na bagsak na yung kalusugan ng lupa. Ano, sir, ang ginagawa ng Agriculture Department para matulungan yung ating mga magsasaka sa bagay na ito? Ayan. Kaya nga yung program natin ngayon na gusto natin i-promote ay yung balanced fertilization. So, we do not want to just continue with the usual programs of providing yung mga synthetic fertilizer. Kasi marami ng kakulangan. Hindi na lang yung NPK, yung nitrogen, phosphorus, potassium. Marami na rin kakulangan ng micronutrients, marami na rin kakulangan ng macronutrients, ibang macronutrients. Yung ganun baga na mga kakulangan ng yung kalusugan ng lupa. Kaya matigas na siya yung soil texture, soil carbon, bumabagsak na rin. So that's why yung balanced fertilization where we would like to scale up, hindi lang demo, scale up the use of organic fertilizer as basal and then biofertilizer and inorganic combined to improve productivity. Yun ang gusto nating i-promote. Ngayon, tanungin nyo siguro, bakit hindi natin tinatanggal niya yung urea? Because if we want to gain higher yield, we still have to put urea. Kasi immediate ang effect niya. Ayaw natin yung nangyari na. Alam nyo yung nangyari sa Sri Lanka.
Ang ginawa nila, binan nila yung importation ng urea. Organic sila lahat kaagad. Ayun, bagsak ang kanilang agriculture. Kasi hindi na kayanan. The demand that is needed was not satisfied by just using organic fertilizer. So, balansehin natin yun. As we make our rice production more sustainable today and for the future, we should balance it also with our objective of making it an environment friendly. Okay, thank you. Last question from Tuesday New of DZBB. Hi, sir. Hi, ma'am. Sir, I wonder kung na-i-deliver na po ba yung expected volume of imported rice na inakasahan natin ngayon. At ang layunin naman po nung importation, sabi nga, ay para mapababa yung presyo ng bigas natin. But so far, sir, according to the monitoring ng DA mismo, tumataas ang presyo ng bigas. How come when nandyan na po yung mga imported rice? Yung supply natin, yung volume of imported rice, at this time, is already about 1.3 million metric tons. So, medyo mataas. Ang nangyayari lang, medyo may kataasan din ang presyo ng bigas sa merkado, global market. So, at saka, with the higher cost of input also locally, kaya nakikita natin, may movement yung presyo. But the rice industry is a big industry. Maraming nagko-compete yan. So medyo mahirap yung manipulation. So nakikita natin nagba-balance out palagi. So kung meron man increase, hindi yan masyadong tataas yan kasi yung imported at saka yung local ay nagko-compete din sa presyo. So yung nakikita natin, makita nyo yung presyo ng bigas nitong nakarambuan na halos flat na ulit siya. Tumaas but then nag-flatten na naman. So we expect that to continue in the rest of the year. Okay. Thank you very much, Agriculture USEC Leocadio Sebastian, for briefing us on the use of biofertilizers. And thank you, Malacanang Press Corps. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat.